Ang gagawin muna natin ngayon para hindi tayo matagalan sa paggawa at the same time hindi tayo mahirapan sa pag-iiskwala. Pagka may nagawa na kayo na base mga kamasto, kaya pwedeng paggayahan. So pwede natin to kumbaga magiging guide na rin natin to para sa susunod na gagawin natin. Kasi pag pare-parehas naman yan, yun ay magiging sekreto niyan mga kamasta, no, para hindi kayo mahirapan. Hey, what's up mga kamasta? Magandang araw sa inyo lahat. So, welcome back sa ating panibagong vlog. So, narito tayo ngayon sa bago nating ginagawa dito. Kung saan, ito, maglalagay tayo ng aircon mga kamasta. No, mag-install tayo ng, ito yung aircon natin na dalawa. Yan, so dalawa yan. Bali, 0.5 horsepower lang yan. So, maliit lang mga kamasta kasi maliit lang naman yung mga rooms. So, ito na, giba na namin to kanina pa. Bali, green-eyed natin yan sa loob, tapos gina-camera na natin. Bali ngayon, gumagawa kami ng framings mga kamasta, no? Ito. Ito yung frame na ginawa natin. So, ang ginamit natin dito ay angle bar na 316. So, napakatibay mga kamasta, no? Oh, so, dalawa yung gagawin natin na ganyan. So, bibigyan ko lamang kayo ng tip ng paggawa natin ng frame ng aircon natin mga kamasta, no? So, napakasimple lang yung gagawin natin dito. Kung saan, parang i-frame lang natin yung aircon natin, para mas maganda siya tingnan. So kung makikita nyo ito yung angle bar natin ay kumbaga naka L siya pataas. Ito. So ito na yung magiging butas niya. Dito natin siya papasok. Tapos dito naman ganito siya yung sa loob niya mga kamasta, no? So may stopper na yan kaagad dito sa likod. So ito as is na siya na open mga kamasta, kasi pag nakikita nyo itong aircon. So ito tip lang to sa mga naggagawang framings ng aircon natin mga kamasta, no? So ito dapat ventilated to. Hindi yung may mga bakal-bakal sa likod niya para magkaroon ng rehas o kaya para maging secured. So hindi po siya advisable mga kamasta, kasi pag ito na itama naman na to sa gilid-gilid, secured na yan, hindi na siya magagalaw. Ngayon ang paglalagay ng braces ng aircon natin, so dapat ito open lang siya. So ito yung mga isa-secure nyo na lang sa gilid-gilid. Kagaya nito. So ang ginawa natin dito, ito yung nilagay lang natin na parang pinaka brace niya tong gilid-gilid. Ayan. So 316 din yung kapal niyan na flat bar mga kamasta, no. Tapos dito naman may inabang tayo dito na parang awang niya mga kamasta sana. Ito. So may awang lang siya dito mga kamasta, kasi ito yung kumbaga kung naulanan niyan o kaya nababasa, dapat may butas dito sa portion na to. Kasi hindi mo maiwasan na pagka ganito na framings natin, lalo-lalo na kung hindi siya GI, ay may possibility na kakalawangin. So, dahil sa mga tubig na naiipon dito sa loob. So, ngayon ang gagawin nyo lang dyan mga kamasta, no? Napakasimple lang yan. Kahit awangan nyo lang yan, then dyan natutuloy yung tubig natin. Tapos yung pagpwesto naman natin ng frames para sa air condition natin, bibigyan ko rin kayo ng konting tip dito mga kamasta, no? Dapat hindi siya level na pantay mga kamasta, no? Hindi siya naka-level. Dapat yan. Naka-elevate siya. Kahit sabihin mo na 1/4 yung elevation niya. So, malaking bagay na yun mga kamasta, no? At ang rason niyan kung bakit naka-elevate ay yung tubig na maaaring mag-stuck sa loob ng aircon natin. So, dapat naka-elevate siya na ganyan mga kamasta. So, makikita natin yan mamaya pag na-pwesto na natin. So, ngayon, gagawa pa tayo ng isa. So, papakita natin kung paano tayo gumawa ng frames ng aircon natin step by step. So ito na yung ginawa natin yung frame para dun sa harapan niya. Bali ganito muna, hindi na muna natin siya pin-45 dito, kasi ang ginawa namin dyan, nilagyan na lang namin siya ng mga pinagkatingan namin ng 45 para mas mabilis. So ito na yung kapantay na ito, kasi binase ko na to para dun sa harapan niya, kasi parehas naman sila ng sukat. So ganun na rin yung magiging sukat niya. So para mas mabilis. Ngayon na gawin na natin 'to mga kamasta, no, bago natin 'to isalpak. At mamaya bibigyan ko rin kayo ng tip para dun sa paggagawa o paglalagay ng wire na gagamitin natin para dun sa wirings niya. Kasi ayan, naka-prepare na mga kamasta, no. At ikakabit na natin mamaya. So let's go. Ang gagawin muna natin ngayon para hindi tayo matagalan sa paggawa at the same time hindi tayo mahirapan sa pag-iiskwala. Pagka may nagawa na kayo na base mga kamasta, o kaya pwedeng paggayahan, so pwede natin to kumbaga magiging guide na rin natin to para sa susunod na gagawin natin. Kasi pag pare-parehas naman yan, yun ay magiging sekreto niyan mga kamasta, no, para hindi kayo mahirapan. Sampay na
Ayan, ayos na. Ngayon ang gagawin na lang natin dito. Bali pipintura na lang natin mga kamasa, no. So spray paint natin, bali yun na yung pang pipintura natin para madaling matuyo, no. So yung pinakuha ko dito flat black lang siya. Tara, tara. Sasalpak na lang natin. So parang walang mangyayari dyan pag makikita nyo mamaya pag naikabit na natin. So tara. So eto na nga mga kamasta, ayos na. Ayan, nakafit na. So parang walang nangyayari na mga kamasta. Balikinat na lang natin siya na maayos para hindi doble trabaho. Ang papalitadaan na lang natin yung bandang likod kasi hindi talaga na maiwasan niya. Ngayon dito natin siya ikakapit. Diyan na natin lalak kasi may mga bakal naman na existing. So diyan na natin siya ikakapit. So ito naka-elevate siya pababa para yung tubig nga sabi ko nakababa lang siya mga kamasta, no. So ayan mga kamasta, no. Ayan, natapos na. Bali, salpak na lang natin, napalitadaan na rin natin. So, hindi na natin sinama sa video, no. At yung wirings natin, ayan, yung ginagawa na ni Dagul ngayon sa taas. Ito na nga mga kamasta, no. Ito yung inabang natin. Bali, number 10 yung ginamit nating wire dito. So, hindi tayo gagamit ng, kumbaga, mababang klase ng wire. So, ito yung ginamit din natin ay felt dodge na klase ng wire. So, minoldings na natin. Then, dito na natin lalagay yung ating breaker mga kamasta na may kasama na siyang outlet. So tara. So ikabit na natin to yung ating aircon. Ito siya. Ayan, may ilaw pala dito sa mismong tapat na pinagagawan namin. Ayan, so konti na lang. Yun na yung line natin. Yun na lang yung kinakabit niya. Then, okay na. So, pwede na natin testingin yan mga kamusta, no? Sa loob. So, tingnan natin sa loob. Ayan, pasok tayo. Ayan, si Sayo. So, shout out. And so, pasok tayo dito. So, testingin natin yung isa. Ito na yung... So, ito yung bago. Kasi yung isang ikakabit namin, medyo luma na mga kamusta, no? Pero ito, pag nagamit na rin siya, bali nilipat lang talaga dito. So on natin, ayun o, ang bilis mga kamasta, no? Working siya kaagad. So mamaya mag-loko na yan. Bali, in-energize lang natin yung linya para ma-check natin yung linya mga kamasta. Ayan si Michael. So nag-overtime na yung tropa mga kamasta, no? Oras na, ayun o. Check natin to. Ayun, working na agad. Ayos. Sara na natin tong mga bintana. Kasi nalinisan naman na to. Ulitin na lang linisan nila mga damamaya. Ayan, so 0.5 horsepower. Kung makikita nyo, ganito lang siya kaliit na room. So ang approximate ko dito nasa 2.5 by 2.
Sabihin na natin 2.5 by 2.5. So maliit lang siya mga kamusta. So sakto lang yung 0.5 horsepower. Tapos ang isang kagandahan nito mga kamusta pag naglalagay tayo ng aircon. Ang isa pa na maaari ko ibahagi sa inyo ay dapat nakatama sa pader. Pagka yan, open tsaka close mga kamusta, madaling mawala yung lamig niya. So eto, nakatama sa pader niya. So pwedeng mag-stuck yung lamig dyan, then magbabounce pa punta dito. So saktong-sakto kasi ito yung higaan niya. Bali magiging headboard niya kasi yan mga kamusta. Bali yan, ililipat na dito. Para yung talagang lamig niya ay nandun. Nandun lahat yung lamig, kumbaga. Ayan, ganun din sa kabila mga kamusta, no? Ayan, no? So ganun din yung ginawa namin. So eto, nakatama dito sa portion na to. At para yung lamig, sabi ko nga, ay nag-i-stack siya. Kumbaga nag-i-steady sa loob, hindi yung true and true kaagad na mapupunta sa labas. Ayan, no? So lilinisan na lang dito mga kamusta para okay na. So ayan mga kamusta, ayos na nga. Medyo dumilim na, no? O kaya madilim na. Bali ang isa pang project natin dito soon, kung magkakasundo kami sa presyo ni Sir tsaka ni Madam, ay gagawin natin itong gutter. Papalitan natin yung gutter niyan, tapos spandrel, at the same time yung fascia board, fascia cover. So install natin yan, then isa pa dito na estimate natin ay yung sabubong niya. Bali, i-repaint natin yan. Kung ano yung mapipili nila na gutter niya, yun na rin yung magiging kulay ng bubong. So soon yan mga kamusta, no? Abangan natin yan. Sana pumayag sila sir at magkasundo kami sa presyo. Ayan, si Michael, oh, tsaka si sir, oh. Ayan, so shout out. So ayan mga kamusta, no? maraming salamat muli sa inyong panonood. At ito lang yung konting idea natin, konting tip natin sa paglalagay nga ng window type na klase ng air condition mga kamusta, no? Kung ano yung mga kailangan natin gawin sa framing, the same time yung sa electricals natin mga kamusta. So ayan, at sa lahat po ng mga viewers natin, supporters natin, maraming salamat. Salamat, mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.